Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Atin pong pagkisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kalooban mong karagdagan upang ang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Helkias at isang saserdote sa Anatot sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sasa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko, at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa, mga kaharian, sila'y bunutin at ibaksak, lupulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at iligtas sa kakanlungan.
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababaksik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang lahat po'y magsitayo. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang maghasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay tayo nagkakatipon sa Panginoong Diyos at dumadalangin kay Padre Pio na nawa, una, sana'y tumigil na ang malakas na ulan. Ano? Nakakaawa na ang mga nakapalibot sa atin, ng mga bayan, sila'y binabaha. No? Ang bagamat ang Batangas ay hindi gaano sapagkat medyo mataas na lugar, pero ang Manila, ano, dito sa Batangas, ang Lemery, ang medyo binaha. No? Kaya patuloy tayong manalangin, humingi ng tulong sa Panginoong Diyos sa pamagitan ni Padre Pio na nawa ay ang bagyong ito, ang pag-uulan, ay hindi na lumala pa.
Ganun din ang bawat daladala nating intensyon ngayon sa ating mga pagkapasalamat sa Panginoong Diyos, sa mga biyayang ating hinihiling ngayon. Kaya naman ating palakpakan, purihin ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga hinihiling, lalong higit yung mga may karamdaman, ay gumaling na. Yung mga may pinagdadaan ng sakit ngayon, nawa, pakinggan ng Diyos ang inyong mga hinaing. Ganoon din, yung mga humihiling ng mga special na intensyon, panalangin kay Padre Pio, yung mga nagdiriwang ng kaarawan ngayon na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, lahat sila ay ating kasama sa banal na misang ito. Si Jesus ay gumamit ng talinhaga sa mga taong nakikinig sa Kanya, no? Sapagkat hindi agad mahagip, hindi agad maunawaan ng mga tao kung ano ang Kanyang gustong sabihin, kaya ginagamit niya'y mga talinhaga. At gumamit siya ng magsasaka at mga binhi para sabihin sa tao kung papaano dumadating ang salita ng Diyos sa bawat isa. Kaya sabi niya, mayroong isang magsasaka na naghasik, no? Naghasik ng mga butil, ng mga binhi. At sa kanyang paghahasik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan, sa dawagan, sa batuhan, at sa matabang lupa, no? Iba't iba ang pinapatakan ng binhi na hinahasik ng magsasaka. Sabi ko nga po kanina, kung ikaw ay talagang tunay na magsasaka, hindi mo naman basta na lamang isasabog ang mga binhi, no? Yan ay iyon tutudlingan ng ayos, no? Itatanim mo yan ng ayos. Pero kita ninyo, sino yung magsasaka na tinuturing dito? Ang Diyos. At sino yung mga napapatakan? Ang tao, no? Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi pumipili ng lugar na pagtataniman. Siya'y hagis ng hagis ng salita, ng biyaya sa mga tao. Lagi siyang naghahasik ng biyaya ng salita sa mga tao. Pero minsan ang mga tao ay parang tabing daan. Yung madaling maapak-apakan, hindi agad tumubo. Natatapakan ng mga tao. Ibig sabihin, ikaw sa iyong sarili, hindi mo nakarinig ka ng salita ng Diyos pero ayaw mong panahanin sa iyong puso. Kaya para lang ikaw tabing daan na madaling yapakan, nawawala agad. Ang iba, parang batuhan, no? Mabatuhan na talagang madali ding hindi sumisibol dahil batuhan nga, matigas ang puso, no? Ang biyaya ay tinatanggap pero dahil maraming priority sa buhay, maraming gustong unahin, kaya namamatay agad ang biyayang tinatanggap. Pero meron namang taong talagang handang makinig sa Diyos. Meron taong talagang siya'y handang palaguin ang biyayang ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Yung mga taong nalalaglagan na sa, ang tawag sa kanila ay mabubuting lupa, matabang lupa. Kung sa oras na ito, sa palagay mo, ikaw ay yung para pa ring dawagan, para pa ring damuhan, na pagkakarinig sa salita ng Diyos ay baliwala lamang. Ang Diyos ay patuloy-tuloy yan. Kahit ikay batuhan, kahit ikay tabihan daan, kahit ikay dawagan, ang Diyos ay laging maglalagay sa iyo hanggang sa ikay maging mataba. Yun nga lamang, ano, talagang napakadami ng attempt sa iyo ng Diyos. At tayo namang tao, napakadami ng ating paglayo sa Diyos, no? Dahil sa kasalanan. Pero ang Diyos, dahil tayo mahal, ayaw Kanyang isang araw na ikaw ay sa demonyo pupunta, kaya ang Diyos ay gagawa pa rin ng paraan para ikaw ay mapalapit sa Kanya. Kaya ang pagsubok sa atin ay iba-iba, no? Kaya ang mga pinagdadaanan natin sa buhay ay iba-iba.
Ang iba'y merong talagang masakit na masakit, ang hirap unawain, ang hirap tanggapin. Ang iba naman, maayos ang takbo ng buhay dahil nga sa pagtanggap natin sa biyaya ng Diyos. No? Ang iba'y dumadaan sa matitinding pagsubok ng karamdaman. No? Taon ang binibilang. Ano? Tayo, ang iba naman ay maluwalhati ang buhay. No? Maayos na maayos ang buhay. Dahil sa kanilang paraan kung papaano patatabain ang lupa. Ibig sabihin, kung papaano tatanggapin ang Diyos sa kanilang buhay. No? Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang kasalanan ay iwasan. No? Para tayo madaling tumaba ang lupa natin. Layuan ang kasamaan. No? Manatili tayo sa biyaya ng Diyos. Hindi pwedeng magsama lagi at the same time ang biyaya at grasya. Ang biyaya at kasalanan. Laging dapat ay ikaw ay nasa estado ng biyaya ng Diyos. At kung alam mo sa oras na ito, ikaw ay naandun sa, ikaw ay yung batuhan, ikaw yung dawagan, ano, pilitin mong maging matabang lupa para ikay katulad ng ating napakinggan sa mabuting balita, umani ng sagana, tiga-anim na po, tiga-tatlumpo, tiga-sandaan. At nawa, ay patuloy tayong pagpalain ng Diyos at yan ang hilingin natin na biyaya kay Padre Pio na matut tayong tumanggap sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Para po sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng lahat. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong mga kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 awitin natin ang Ama namin. Amen.
sa aming mga sala para na pagpapatawad na amin. Sala ka, kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kamiyaya Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Esperat in eo.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay makikita kayong QR code. Paki-scan po at pakilagay ng mga hinihingin detalye na tulong sa pagsasaayos sa mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo sa pamamagitan ng batas na Data Privacy Act of 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong para sa tungkumpay ng proyektong ito. Ikatlo, karoon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang dambana para po sa may mga edad 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang po. Ikalima, sa darating pong July 31 ay bisita pastoral ng lubhang kagalang-galang Gilbert Garcera, Arsobispo ng Lipa. Ang mga oras ng banal na misa ay 6:00, 8:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 2:00 at 5:00 ng hapon. Minarapat nating pansamantalang ilipat ang mga oras ng misa upang bigyan daan ng pastoral visit. Kayo pong lahat ay inaanyayahan.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isang buhay.